Baba ko po ng kotse, pauwi ng bahay, ay nakita ko po si Marisol, may kasama pong isa. Dinig ko kasi parang pulis. Bakit daw, sabi ng mga Pilipino, marami daw nag-aagalit kay Marisol, ganun-ganun. Sabi si Marisol, nagsalita na rin, galit daw sa kanya ang mga Pilipino. Sabi ko, sino ba ang magbibigay ng 1.5 million? Ba ako, criminal ba ako? Sabi ko, isang kondisyon. Sabi ko, Marisol, ang relasyon natin bilang magkaibigan ay putol na. Ayoko. Ito ang aking pamilya. Ako ay Guinea. Ako ay Malaysiano. Kami ay Pilipino. Ay Ibanez. Equatorial Guinea. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Kumusta po kayo? I pray na maayos po ang kalagayan ng bawat isa. Ngayong araw po mga amigo ay gusto ko pong sabihin sa inyo about sa nangyari po kahapon. Kahapon po, maghapon po ako na wala sa bahay at nag-vlog po kami. Wala pong pasok yun. Sinamantala kayong pagkakataon na makapag-vlog ng marami. So, umalis po ako ng umaga at nang nasa taxi po ako, nakita ko po si Marisol at yung dalawang bata papunta po sa may bahay namin. So, alam ko po na ako ang sadya niya dahil nung nasa may paseo po sila o papunta po rin sila sa amin, alam ko po na ako ang pupuntahan niya. Hindi po siya tumawag sa akin. Pero nag-message po siya sa akin na sabi niya ay tawagan ko raw siya. Hindi po ako makatawag ng araw na yon dahil wala po akong load. So sabi ko kay Jose, nag-message ako sa messenger niya. Sabi ko, Jose, tawag ka sa akin. Sabi ko, wala akong load. Data lang ang meron ako. Sabi ko sa kanya ganun. And then tumawag si Jose sa akin at sabi ko, Jose, parating si Marisol dyan. Pakibigyan naman ka ako ng pera, sabi ko. Hindi ako makapunta sa kanila gawa ng yung pagbablog ko ay naka-schedule kila siya mamaya maghapon, sabi ko ganun kay Jose. And then okay na. And then after noon, tumawag sa akin yung sereno, yung guard. Tinatanong sa akin, Ruel, mayroon babae dito, sabi niya sa akin. And then, sabi ko, papuntahin mo sa taas kay Jose, sabi kong ganun. Kasi ayaw pala siyang papasukin ng guard namin. And then, sa madalit salita po mga amigo, ay nakuha ni Marisol yung pera at umalis na. And then, nang hapon po, maghapon po kami nag-vlog nila Marie. Naglibot kami, pinasal ko yung mga bata. Tapos, kumain kami sa labas. Tapos, enjoy yung pasyal namin kasi, syempre, ibang-iba kasama sila Chamame. Alam niyo naman po yan, talagang maligaling si Chamame. Tapos po, the time po na pauwi na po ako, siguro po mga 6:30, mga ganun. Pagbaba ko po ng kotse, pauwi ng bahay, ay nakita ko po si Marisol, may kasama pong isang, pinakilala niya po sa akin na titoro niya. So, sabi niya, titoro niya, nagkatrabaho, sabi niya, parang ang dinig ko kasi parang pulis. So, natakot ako, sabi ko, anako, sa isip ko, bakit ano, ba't may pulis na kasama si Marisol. So sabi ko, nagsalita na si Marisol, Ruel, ganito, ganyan. And then, sabi ko, Marisol, doon tayo mag-usap sa taas. Sabi ko sa kanyang ganon. And then, nung nag-usap kami sa taas, nag-start na dito, nandiyan kami ni Marisol, tsaka yung tiyuhin niya, nagpakilala, nagtrabaho doon sa pamahalaan, ganon. And then, sabi niya sa akin, tinatanong sa akin ng tiyuhin niya, ano raw ba yung itinutulong ng mga tao kay Marisol? Pera daw ba? O pagkain? Sinagot ko, sabi ko, may time na pera, may time na pagkain, sabi ko sa kanya. Pero, hindi maraming tumutulong kay Marisol. Halos lahat, sabi ko, galing ka ako sa sahod ko at itinutulong ko kay Marisol. Yun ang sabi ko sa kanya. And then,
Actually, hindi naman dapat ako talagang dapat magpaliwanag. Pero natatakot na ako ng time na yon. Kaya sabi ko, sinabi ko talaga sahod ko, sabi ko sa kanyang ganon. And then, sabi ni ng tito niya sa akin, ang dami niya nang sinabi, kesyo, bakit daw, sabi ng mga Pilipino, marami daw nag-aagalit kay Marisol, ganun-ganun, sabi si Marisol, nagsalita na rin, galit daw sa kanya ang mga Pilipino, tapos, isip-isip ko, bakit nag-aagalit sa, daw nakik na, sabi ni Marisol, may nagsabi daw sa kanya, na maraming Pilipino ang nag-aagalit sa kanya, sa comment po siguro, ganun po, pero, ang inisip ko, sino nagsabi kay Marisol, na maraming Pilipino ang nag-aagalit sa kanya, sabi ko, Marisol, alam mo naman niya, social media, syempre, alam mo na lagi tayong nag-upload ng video sa YouTube at alam mo na, na possible na talagang hindi magustuhan yung ating ina-upload. And then doon na po nag-start yun. Tapos sinabi pa ni Marisol sa akin, Ruel, nagbago ka na, sabi niya sa akin. Dati hindi ka naman ganyan. Bakit ngayon, si Marie lang ang tinutulungan mo, sabi niya sa akin. Kami hindi mo tinutulungan. Kasi po, ang totoo, 5 days na po akong hindi nakakapunta kila Marisol noon sa kadahilan. Pero kahit sa 5 days po na hindi ako nakapupunta kay Marisol, hindi po kami nagbibigil na Marisol, pero dinagdadala po ako ng pera kay Asia na pa-isa-isang libo para po pangkain nila. Pero meron po kasi nung that time po na yun, kaya hindi nung kahit na hindi po ako magbigay ng pera kay Asia, meron po silang pinamili na mga groceries. Kung natatandaan niyo po yung nagpadala si Sir Rico, na binili ko ng groceries yon. Wala pa pong ano yon, wala pang ilang linggo. So, sabi niya naubos na daw, sabi niya sa akin. And then sabi ni Marisol sa akin, nagbago ka na, siguro ay may pinainom sa iyo si Marie na medicine o gamot. Para bang inano, sinasabi niya na ginayuma daw ako, sabi ko. And then, bakit na? And during that time, nung bago pa nangyari yun, nagpunta si Marie, kinuwento ni Marisol sa akin ni Marie, nang araw din na yon na nagpunta si Marie kila Marisol at nagdala ng gamit ng mga bata ng mga damit. Ngayon, ang sabi ng ano ni Marie, naawa siya sa mga bata, kaya yung mga pinagliitan na bata nila Sophie, nila misma, inigay kay Marisol yung mga damit ng mga bata. Ang iba ang dating kay Marisol. Ang sabi ni Marisol ay hindi raw okay yung gano'n. Dapat daw hindi pumunta si Marie sa bahay nila at pinagtanong pa daw gano'n. So, yun po. Medyo natatakot na ako kagabi. So, nagpuntahan na yung mga ibang kasama ko dito. Kasi syempre may ibang tao eh. May ibang tao na hindi namin kilala. Tapos tatanungin ako ng mga gano'n. And then, after noon, sabi ko sa tito niya na ano po ba ang gusto niyo pong mangyari? Sabi ko ganoon. Sabi niya, ang pagkakaalam ng tiyuhin niya na ako ay may responsibilidad kay Marisol na si Sir Rico ay nagpapadala ng pera sa akin at ibinibigay ko kay Marisol. In-explain ko, sabi pa ni Marisol, ha? Walang pera si Rico. Walang pera si Rico at pobre pa nga yung term eh. Tapos sabi nga ng tiyuhi niya, natahimik. Akala niya ako ay may responsibilidad kay Marisol na dapat bigyan ko ng pera, tulong, ganito. Kasi meron daw, sabi niya, yung sorry for sa term ha, sabi yung kabit. Meron daw siyang, yung kamag-anak doon ni Marisol, meron daw amante, sabi nga nun, na ibang lahi, Espanyol daw, pero sinuportahan, binigyan ng bahay, binigyan ng ganon. Ayun. E di, sabi ko, regarding ka ako sa bahay na sinabi ko kay Marisol, sabi ko, oo, papagawa ko si Marisol ng bahay, ngunit sa isang kondisyon, dapat dito sa Ikuku. Ngunit wala kami makitang lupa. Di, in-explain ko lahat, in-explain ko. Tapos, hanggang sa, sabi ko, lahat ng tulong kay Marisol, marami po ang nagsasabi na ibigay ko na pagkain. Yun ang in-explain ko. Hanggang sa
Sabi ko, and then meron pa kaming usapan ni Marisol na siya ay pupunta ng Pilipinas, babayaran ko ang ticket ng niya at yung dalawang anak ay may nag-sponsor. Sabi ko, magbabayad ng ticket. Sabi ko, ako ang mag-shoulder noon. Sabi ko ganoon. Sino ba ang magbibigay ng 1.5 million o 150,000 na pera para kay Marisol? Sabi ko, si Marisol ay hindi naman din niya kilala yung mga nagbibigay sa kanya. Sabi ko, ngunit ang nagbibigay sa kanya ay hindi naman marami. Sabi ko sa kanya ganoon. Sa loob ng dalawang taon, lahat ng may bigay kay Marisol ay ipinakita ko po sa videos. Nakita nyo po lahat yun. And then, yung puhunan po kay Marisol na ibinigay ko, nakita nyo rin po yun. Lahat po, transparent po ako, ganun. Lahat po ipinakita ko lahat sa videos. Kaya, sabi ko kay Marisol, Marisol, ano ba ang dapat nating gawin? Hindi ko gusto na magdala ka ng tao dito dahil kung may problema man sa iyo o problema man sa akin, dapat kausapin mo ako. Yun ang sabi ko sa kanya. And then sabi sa akin ni Marisol, hindi na siya nakakibo noon. And then sabi ko, anong solusyon ang pwede nating gawin? Ang kinchuhin pa nga niya, sabi ganun eh, una daw ay trabaho daw o kung mabibigyan ko ng trabaho si Marisol. Dati pinangako ko rin kay Marisol yun, ngunit hindi pa siya natatawagan. Wala din ako magagawa doon. Tinatry natin lahat ng best natin para kay Marisol. Pangalawa, yung uuwi ng Pilipinas. So, sila pa ang nagbigay ng kondisyon, ganyan. Pero sabi ko, kung uuwi ng Pilipinas, buntis po si Marisol. At paano po yan makakauwi ng Pilipinas? At sabi ni Sir Rico, ay hindi na rin po interesado si Sir Rico kay Marisol. In-explain ko, o di wala na yung dalawa na yun. And then yung pangatlo is yung negosyo. Sabi ni Marisol, ano ba ang pwede kong gawin para matapos na ang lahat? Ayoko ng problema. Naging magkaibigan tayo ng 2 years. Sabi ko sa kanya ganun, lahat ng tulong na ibinigay ko sa iyo ay bukal sa aking puso. Kahit minsan ay naiinis na ako. Talaga sinabi ko direkta sa kanya yon. Walang video lahat ng pinag-usapan namin. Ngunit sabi ko, ayoko ng ganitong klaseng buhay na nandito ako sa Equatorial Guinea, tumutulong ka. Pero bakit ngayon ay nabibigyan ng hindi magandang kung may, sa akin kasi inisip ko baka may nagsusul eh. Sakali man may nagsusul siguro kay Marisol, hindi ko alam, pero hindi ko alam kung sino, sakali man may nagsusul, bahala na po ang Lord. Ngunit yung pagkakaibigan namin ni Marisol na loob ng 2 taon at ganun ang ginawa niya sa akin, hindi ko po nagustuhan yung nagdala po siyang tao dito. Na parang ako ay, ano ba ako, criminal ba ako? Sabi ko, anong kasalanan ko sa iyo, di ba? Na ibigay ko ang best ko para sa iyo. Ilang beses ako nag-provide para sa iyo, sabi ko sa kanya ganun. Hindi ko sinasabi sa iyo ito dahil para panunumbat, sabi ko sa kanya ganun. Sinasabi ko ito sa iyo dahil yung pinagsamahan natin bakit ganun na lang pag-isipan ng hindi maganda, sabi ko sa kanya. Ang inaano kasi ni Marisol, marami daw tao nagagalit sa kanya. Sabi ko, it's normal ka ako Marisol kasi nasa social media tayo, sabi ko sa kanya ganun. Ako mismo, minsan naiinis din ako, naiinis din minsan ako sa iyo, alam mo yan, di ba, sinasabihan kita. No, lahat in-explain ko kay Marisol. And then, nagkausap na kami, yung about sa pangatlo na negosyo, sige sabi ko, pupuntahan kita sa isang araw and then, kung bukas ka ako, makakakuha ako kasi yung kasasahod lang namin para ibigay sa kanya. So sabi ko sa kanya, sige Marisol, kung nais mo magnegosyo, sige ibibigay ko sa iyo. Ngunit sa isang kondisyon, sabi ko Marisol, ang relasyon natin bilang magkaibigan ay putol na. Ayoko nang magkaroon ng komunikasyon sa iyo. Ayoko nang magkaroon ng tatawagan mo ako. Ayoko kada araw i-miss call mo ako, tatawagan mo ako, nasa opisina ako, may ginagawa ako, ganun. Sabi ko sa kanya, tapos pumayag naman siya sa condition. Kaya yun po, bukas po ay pagka nakakaroon po ako ng cash advance, nakakuha po ako ay pumunta kay Marisol para mag-usap kami at for yung huli. Ito na po yung huling yung pag nag-usap kami ni Marisol, yun na po yung huli. Puputulin ko na po kung ano man yung
kung ano man yung ginagawa namin na pagbibideo. And then, kakausapin ko rin po si Sir Rico. I-explain ko kay Sir Rico na lahat ng mga nangyari. And then, explain ko kay Sir Rico na, Sir Rico, hindi na rin ako tatawag sa iyo at hindi na rin ako kukontak sa iyo dahil ayaw ko na magulong buhay. Pinilit ko, sabi ko na magkita kayo ng pamilya mo lahat pero hindi natin nagawa. Sabihin ko sa kanya na lahat-lahat na pwede sabihin kay Sir Rico. At yun po, gusto ko lang talaga kasing maging ano, gusto ko lang yung nagbablog ako na wala akong iniisip na gusto ko safe ako dito eh, di ba ganun? Like, kinukwento ko sa inyo na pag nagbibideo ako, may ganun, na may nang huli o mayroong hindi maganda. So, ngayon po, ang naisip ko lang po ay mag-stick ako sa pamilya ni Chamame. So, tama naman yung iba na kila Chamame, sapat na. At yun ang aking... actually, hindi pa alam ni Chamame ito. So, pag-uusapan pa rin namin ni Chamame kung ano yung mangyayari. Pero, ang inaano ko doon, nang huling usapan namin ni Marisol kagabi, nag-usap ko yung uli namin, sabi ko, hanggang doon na lang yung ating... sabi ko, hanggang doon na lang yung ating relasyon bilang magkaibigan. And then, wala na, hindi na ako kukontak sa'yo. Ayoko nung, huwag mo na rin kong kontakan. Ngunit, bibigay ko sa'yo yung dapat na para sa'yo. Sabi ko sa kanyang ganun. And then, yun nga yung hiniling niya na negosyo. So, siya pa nagsabi, okay-okay daw. So, ayun. Yung po yung last na pag-uusap namin ni Marisol. Yung sa susunod po na video po. Nasabi ko po sa inyo kasi nandun po yung takot ko. Ayoko po ng problema, mga amigo. Mahal ko po yung trabaho ko. Dahil unang-una po, kailangan pa po ako ng mga tao dito. Kailangan pa po ako ng mga taga-Equatorial Guinea. Yun po, kailangan ko po ay mag-stay pa dito. So, bahala na po ang Lord kung saan ako dadalhin o ano po ang mangyayari sa akin. Pero lahat po ng ito ay bahala na po. Si Lord na po ang bahala. Yun po mga amigo, ako yung nagsabi lang po kasi iba ang takot na nandaman ko kagabi nung mayroon nag-interview sa akin na hindi ko kakilala, na kahit sinabihan niya na tsuhin niya yun. Pero tingnan niyo po sa susunod na video kung ano po yung mangyayari sa pagkaharap po namin ni Sir Rico tsaka ni Marisol. And then ito na po yung magiging last na video namin kasama ang pamilya ni kasama ang pamilya ni Marisol. Paalam po mga amigo, thank you po sa pakikinig ninyo sa akin. Salamat po marami. Maraming salamat po. God bless po.